So tuluyan na nga pong nagbalik si Blakely sa PBA at nagtala na nga kaagad siya ng 26 points, 14 rebounds with 6 offensive boards at 8 mga assist, mga pare ko eh. Kaya ang Blakely-Brownlee matchup na siguro ang pinakaabangang import matchup ngayong Governor's Cup 2018. But sino nga kaya ang mananalo sa kanila, mga pare ko eh? Pero bago yun, please support our channel by liking the video, mag-subscribe at syempre, i-click ang notification bell button para wala kayong malampas ang mga video natin. Pero ayun nga mga pare ko, ang laban ng Ginebra at TNT ay nasa dulo pa ng schedules ng PBA. Lampas isang buwan pa nga dahil November 4, 2018 pa ito gaganapin. At katulad ng sinabi ko ay tunay niyang kaabang-abang ang laban na ito. Si Brownlee ay naging best import noong 2018 Commissioner's Cup pero hindi naman nagpapahuli si Blakely dahil noong 2013 Governor's Cup ay siya ang itinanghal na best import noon. May ilan rin tayong mga pare ko na nagsasabing lipas na raw si Blakely at matanda na para kay Justin Brownlee. But actually mga pare ko, maaga lang talaga nating nakita si Blakely sa PBA dahil kung tutuusin ay mas matanda pa si Brownlee sa kanya ng ilang buwan. Sa ngayon niya ay 30 anyos na itong si Justin Brownlee habang magte-30 pa lamang si Marcus Blakely sa October 22. Pero punta na tayo sa mga skills nila mga pare ko. Kung ilalim ang pag-uusapan, I will go with Marcus Blakely. Kayang pumoste, rebound, especially offensive rebounds at iba pang mga trabaho sa ilalim ay kayang-kaya ni Marcus. Pero hindi ko sinasabing mahina si Brownlee sa ilalim pero ang pinag-uusapan natin rito ay kung sino ba yung angat. At sa palagay ko ay angat si Blakely ng kaunti kay Brownlee sa ilalim. But again mga pare ko, that doesn't mean na mahina sa baba si Justin Brownlee. Pero kung labas naman ang pag-uusapan mga pare ko, definitely Justin Brownlee yan. Pwedeng tumira ng stop and pop 3, pwedeng tumira ng off the dribble at minsan ay wala ka nang magagawa sa mga pagkakataong yon. Tres man yan o perimeter ay nakakatakot iwan ng open itong si Brownlee. Minsan titirahan ka pa nga ng fadeaway jumper sa harap mo eh. So I think lamang na lamang si Brownlee sa labas pero natira rin naman si Blakely sa perimeter at tres pero marami na yung 2 to 3 attempts kada laro mga pare ko. Hindi pa sigurado kung mayroong papasok habang si Brownlee ay kilabot talaga sa labas. Game winning buzzer beater niya nga against Meralco ay isang 3, 'di ba? So hindi maitatanggi na sobrang angat si Brownlee kung labas nga ang pag-uusapan. Pero kung depensa naman ay diyan angat si Blakely dahil masipag talaga ito mga pare ko, lalo na pag umahabol ng mga blocks at talagang energetic at labas na labas yung emotion niya sa laro. Parang wala pa nga rin pinagbago mga pare ko na kung ano yung 2012 na Blakely ay makikita mo pa rin ngayon eh. Diba? Pero tingin ko mga pare ko kung one-on-one ang game, si Justin Brownlee ang mananalo. Yun nga eh dahil sa kanyang outside game at talagang kayang makagawa ng tira kahit na contested pa ito. Pero kahit balibalikta rin pa natin, it's a 5-on-5 game at tingin ko ay dedepende na yan sa mga locals katulad ng sinabi ko dati. Because hindi na kailangan pang tumira sa labas ni Blakely kung nandyan si Romeo, Ugoy at iba pa. Hindi na rin kailangan ng sobrang depensa ni Brownlee sa ilalim kung nandyan din si Greg at Japheth. Dahil team game to mga pare ko eh, a 5-on-5 game at hindi madedetermina sa dalawang magkalaban lamang. Lalo pa dikit si Brownlee at Blakely. Kaya locals talaga ang magiging diferensya rito. So ayun mga pare ko, safe answer pero totoo naman talaga mga pare ko. At magkakaalaman yan sa November, malayo pa pero talaga namang kaabang-abang ang laban na ito. Posible rin mahalaga sa isa sa kanila ang game na iyan kahit na eliminations dahil maapektuhan niya ng placing sa quarterfinals. Posible dahil tandaan after ng eliminations ay hahatiin na yan. Apat na team sa taas ang may twice to beat advantage at apat naman na team sa baba ang mayroong twice to beat disadvantage. So exciting to mga pare ko. I hope you like the video. This is Double D Gameplay. Bye bye mga pare ko. Thank you for watching.